Hi guys! Welcome back to our channel! Maraming marami pong salamat sa mga nanood sa ating videos today. Iko-compare natin ang SMBC at saka ang Swiss Meringue. Ayan guys, ang cake natin ay 7x4 choco moist cake. Ang ating frosting ay SMBC. Ayan ang ating pag-frost. After natin siyang ma-frost ng first layer, ilalagay natin siya sa freezer or sa ref ng mga 20 to 30 minutes at ibabalik ulit natin for the second coating. Ayan, meron tayong konting SMBC dito. Lalagyan ko siya ng food color na blue. Since ang ating theme ay frozen, ito ay ilalagay ko naman sa cupcakes. Ayan, haluin lang natin ng mabuti ang food color na nilagay natin. Then, eventually, makukuha na natin yung kulay na gusto natin. Ayan, keep on mixing. Take notice, hindi nagbabago ang ating SMBC. Ayan, gumamit ako ng 8-5-6 na tip. Okay. So, ayan na ang ating cupcakes. Nakapartner ng ating frozen cake. Mag-drip tayo ng ating cake. Gumamit ako ng white chocolate and water. Nilagyan ko tong chocolate ng konting tubig din. Hinalo ko ng hinalo until maging ganyan ang consistency niya. Then, ipapipe na natin sa ating cake. Ayan po, para... Hi guys, ito yung ating step-by-step Swiss meringue recipe. Ni-request ito ng ating isang kaibigan, si Chris. Hi Chris, ito na yung ni-request mong recipe. So first, kailangan magpakulo tayo ng water. Then, dalawang eggs lang ang aking gagamitin. Isi-separate natin yung egg yolk sa egg white. Mas nadadalian ako sa proseso na ito na gumamit ako ng aking mga kamay kasi hindi nababasag yung pula. But be sure na naghugas kayo ng mabuti ng inyong mga kamay. Ayan. Pag kasi sa kamay, hindi siya nababasag. So, ganyan na ang ginagamit ko. So, kailangan wala siyang halo na egg yolk. Then, naglagay din ako ng 1 teaspoon of lemon. Yung egg yolk, itatago natin yon. Then, 1 cup or less than a cup of sugar. Then, a pinch of salt. Naglagay din tayo pinch of salt. Then, just mix the sugar, egg whites, lemon, and pinch of salt. Mix before natin siya ilalagay dito sa almost kumukulo ng water. Be sure na ang ating bowl ay hindi didikit doon sa kumukulong tubig kasi may tendency na baka maluto si egg white. So, keep on mixing. So, just keep on mixing hanggang ang ating sugar ay matunaw. To test na ready na ang ating egg whites, kailangan wala na tayong makakapa na sugar, granules of sugar, wala na talaga siya, lahat liquid na ang ating makakapa at saka mainit na po itong ating sugar mixture. Ayan, umusok
kasi hindi ko napatay. Dapat pinatay ko na po ang kalans. But hindi na naman siya nakadikit sa water, so it is safe and I keep on mixing it para hindi maluto ang egg whites. By the way, kung hindi pa po kayo, bago pa lang kayo sa ating channel, please like, share, and subscribe. Then don't forget to click the bell so that you are updated for our next videos, tutorials, and vlogs. Thank you. Ayan po. So I just keep on mixing the syrup. Yan, nawakan ko, tinesko. Just yung pag-test natin, hahawakan nyo lang naman siya kasi hindi siya talagang totaling mainit. Pero pag umabot na siya sa time na luto na, magiging mainit na, pero mahahawakan nyo pa rin. Then wala na kayong makakapang granules of sugar. It's the time na okay na, ready na ang ating egg whites. Ayan, ready na siya. So, aalisin na natin siya sa kalan. So, be careful kasi mainit yung bowl. And by the way, do not use plastic bowls kasi ipapatong natin yan. Double broiler or bain marie ang tawag dyan. So, use a ceramic bowl or stainless bowl. Yan, start na natin i-mix or i-whip using hand mixer. Hand mixer ang ginamit ko kasi may request sa atin na ma'am, wala po akong stand mixer. Baka naman pwedeng hand mixer. Yes, kayang-kaya po ng hand mixer. As long na ang hand mixer nyo ay hindi mag-overheat. Kasi medyo may minutes din ang pag-whip ng ating egg whites. Ayan, nakita nyo. Ayan, hindi pa siya ready kasi kabibit lang natin. It will take you 5 to 10 minutes of whipping in high speed. Okay, kailangan po high speed para hindi bumagsak yung ating mirang. Okay. Ano nga bang kaibahan nito sa Swiss Mirang Buttercream? Of course, from the title itself, ang kaibahan, ang Swiss Mirang Buttercream is with butter, while the Swiss Mirang is only egg whites and sugar. So, yun po ang pagkakaiba niya. So, let us see what will be the difference between sa finished product. Alin ba ang mas masarap? Ang Swiss Mirang Buttercream or ang Swiss Mirang? Both are masarap, both are matamis. Pero ang SMBC may buttery taste. So, doon sa mga gustong ma-butter, doon kayo sa SMBC. And of course, hindi lang siya ma-butter. It's silky, smooth, at napakagandang ipipe. While dito sa ating Swiss Mirang, ito, I use this to decorate kasi makikita mo, puting-puti siya. So, sa kulay, ma-achieve mo talaga yung kulay na gustong-gusto mo. Okay, pinakita ko dito, hindi pa siya ready. Naka-soft peak pa lang siya. So, let us continue whipping the egg whites. So, maputi ang result kesa sa SMBC. Yellowish kasi. But, isang tip para maging white, but not totally white, ang SMBC is to add a little drop of violet color. Okay? So, keep on mixing. Yan, medyo bumilis na. Bumibigat na, ayan. Still not yet ready. Medyo umaano pa yung ating peak. Hindi pa siya talaga totally naka-stiff peak. Ang hinahanap natin ay stiff peak. Yun nga lang po sa hand mixer, medyo nakakangalay, but the result is almost the same. Ang disadvantage is nakakangalay sa naghahawak. Unlike sa stand mixer, hindi mo na siya hawakan. You are just going to check if ready na yung ating meringue. We are almost there. Nakikita nyo, medyo lumalapot na. At kung mararamdaman nyo, bibigat na yung pag ano nyo sa mixer.
There you go. You have the steep peak. So ready na po ang ating egg white. Steep peak na po siya. Now hold na niya yung form. Yun ang tinatawag niyan. But I still continue for a little bit. Yan. Yan to test. Alug-alugin mo yan. Hindi yan babagsak kasi ano na siya, steep peak na ayan. Itaw mo man ang bowl, hindi siya mababagsak. That's one way of testing kung ready na ang ating ulam. Then, ayan, trinay out ko din sa ating cupcake. Look, makikita nyo sa huli ang difference ng cupcake ng Swiss meringue at SMBC. Ayan. Ayan, magde-decorate na tayo ng cake. Ayan, gumawa nga ako ng Swiss meringue kasi nga maputi siya. And since frozen ang ating theme, so kailangan natin ng white as a snow. So, nilagyan ko po ang paligid ng ating base ng Swiss meringue. And I am very sure na ito ay hindi matutunaw. Okay, time to test our product. Ayan, nilive ko po siya simula sa gabi hanggang sa umaga. Then ito ng video ay umaga na. So walang nagbago sa SMBC. Ganun pa rin siya. While sa Swiss meringue, tumigas siya. Pero ganun pa rin, hindi siya natunaw. So both are stable kung yun ang pagbabasehan natin. But the Swiss meringue medyo tumigas. Ayan. Here's the finished product. Thank you for watching and please don't forget to subscribe. Comment lang down below kung ano yung susunod nating video. Maraming